ang masaklap pa kapapanganak ng misis ni Mark na si Diana Turla sa kanilang panganay nung siya'y makulong. Hindi ko na-expect. First time kong makita siya doon, wala, naiyak na lang ako. Yan lang. Mas nakita ko talaga kahit di siya magsalita, nahirapan siya. Kasi ayaw niya ipalam sa akin, ayaw niya kasi nakita ko siya nahirapan. Ano yung pinakamahirap na part ng buhay sa loob ng kulungan? Naalala mo yung kung kamusta ang asawa mo, ang mama mo, kasi ikaw dapat nag-aalaga nun. Yung alam mo nahihirapan yung mga magulang mo sa labas, yung pamilya mo sa labas. Hindi ka ba nilapitan? No. Pretty boy ka eh. Wala bang kumalabit sa'yo doon. Kakatakot ha? Wala naman. Meron. Butin lang po yung warden, mababait. Nagpatubo ka ba ng bigote? Minsan, nagpapatubo ako para mukhang mas nakakatakot. Ganun, para natatakot sila sa akin. Totoo, kailangan mong gawin yon, ha? Opo, talagang kailangan mo din na pakita na matigas ka. Matinding torture kay Mark ang paghintay kung kailan siya makakalaya. Every day was a low moment for me. Dumating ba sa puntong nagtangka ka o nag-isip kang magpakamatay? Opo. Bakit ka umabot sa ganun? Hindi ko ma-accept yung nangyari dahil talaga sabi ko, inisente po ako. Hindi po ako dapat nandito. Naaalala mo ang dad mo? Opo, opo. Kinakausap ko yung papa ko. Sinasabi ko pa, tulungan niyo makalabas dito. Sabihin niyo po kay God, makalabas ako dito. So, hindi nawawala sa puso't isip mo yung tatay mo? Ay, hindi. Talagang mahal na mahal ko si papa. Mahal na mahal ko talaga si Rudy Fernandez. Nung sinabi sa'yo na eto na, makakalaya ka na, how was that like? Para akong himatayin. Tapos sobrang naluluha ako. Natutuwa din, tears of joy. Hindi pa rin siya tinigilan ng kontrobersya hanggang sa paglabas niya sa provincial jail. Saan naman ang galing yung chismis na may nabuntis ka daw na pulis dun sa loob? Hindi totoo yun, Ate Corina. Nagpa-picture lang sila sa akin, tapos yun, bigla sila na chismis. Medyo nakakahiya nga po sa kanila, nakakaawa dahil it was a fake news.